Y mi yo voy que no se vea, mira. Ayan, ang saya-sayang tingnan na yung kanilang kanta ay patungkol sa ligaya. Amen po ba? Amen. So yung ating topic ngayong gabi sa ulitin ay the unpardonable sin. Ang kasalanan na hindi napapatawad. Baka mga kaibigan, makasala po tayo nito, yung kasalanan na hindi mapapatawad. Now, handa na po ba tayo sa ating pag-aaralan ngayong gabi? Handa na po ba tayo? Yes, mga kaibigan, magpatuloy po tayo. Siguro yung pinakalungkot na mangyayari sa iyo kapag ikaw ay makatagpo ng isang tao na nakagawa ng kasalanan na hindi napapatawad. Meron po akong babasahin sa Matthew 12:30-32, sabi po dyan, ang hindi suma sa akin ay laban sa akin, at ang hindi nag-iimpok na kasama ko ay nagsasambulat. Now, sa kaligtasan mga kaibigan, wala pong tinatawag na neutral ground. Hindi ako magdesisyon, ayaw ko maimperno, ayaw ko din na maligtas, ayaw ko din sumunod ng kautusan ng Diyos. Pero mga kaibigan, walang neutral ground sa kaligtasan. Ikaw ay sa Diyos or sa kalaban. Pati yung half-hearted na Kristiyano ay kalaban din yun ng Panginoon. Walang gitna-gitna sa kaligtasan mga kaibigan. At sinasabi dito, kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipapatawad sa mga tao. Datapwat, ang kapusungan laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. So lahat ng kasalanan mapatawad, pero ang kasalanan laban sa ano po? Sa Espiritu ay hindi ipatatawad. Ano ba yung kasalanan or kapusungan laban sa Espiritu? To continue. At ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipapatawad sa kanya. Datapwat, ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya kahit sa sanglibutang ito o maging sa darating. So ito po yung kasalanan na hindi mapapatawad. Yan po ay ang kapusungan laban po sa banal na Espiritu. Ano bang ibig sabihin yan? So, mga kaibigan, ang kasalanan na hindi napapatawad ay isang bagay, para mas maintindihan natin, ang kasalanan na hindi napapatawad ay isang bagay na ating ginagawa kung saan hindi na tayo maabot ng Diyos. To continue, para mas maintindihan natin, bago natin talakayin yung tinatawag na unpardonable sin, atin munang tingnan ang karakter ng Diyos or karakter ni Jesus. Inaakay ba tayo ni Jesus papalapit sa langit o pinapalayo niya tayo? Pinapalapit, inaakay niya po tayo palapit sa langit. Sabi nga sa 1 Timothy 2 verse 4, na kalooban ng Diyos na lahat maligtas. Pero alam natin na hindi lahat maliligtas, pero ang Diyos mga kaibigan, kumikilos po siya sa bawat buhay natin na tayo ay tumugon sa kanyang pagtawag. 1 John 1 verse 9, sabi po dyan, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kahit ang isang tao, kapag siya ay nagkasala, kapag sinsiro po siya nagpahayag kay Jesus Christ, ang Diyos po ay tapat at banal na tayo ay patatawarin niya. Ibig sabihin, lahat ng kasalanan ng mga kaibigan ay napapatawad. Pero bakit merong kasalanan na hindi napapatawad? Tingnan po natin mga kaibigan para mas maintindihan talaga natin. Matthew 12:30-32. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao, datapot ang kapusungan laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. Ibig sabihin, ang kasalanan na hindi napapatawad ay hindi isang uri ng kasalanan. Ngunit ito ay, kasi lahat ng uri ng kasalanan ay mapapatawad. Pero ang kasalanan na hindi mapapatawad, ito ay isang antas ng kasalanan. Ano po yun? Ang patuloy na paglabag sa gawa ng Diyos sa ating buhay. Take note of the word patuloy. Ang patuloy na paglabag sa gawa ng Diyos sa ating buhay hanggang hindi na po natin maririnig ang pagtawag ng Diyos. Yun po yung kasalanan na hindi napapatawad. So meron pong dalawang katotohanan patungkol sa
kasalanan na hindi napapatawad. First is, ito ay isang kasalanan. Okay? Ano ba ang kasalanan? Ano ang ibig sabihin ng kasalanan? 1 John 3 verse 4, sabay natin basahin, ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. So, ang kasalanan sa banal na espiritu ay may kinalaman sa pagsalangsang sa kautusan. Next, katotohanan number 2, ito ay kasalanan sa banal na espiritu. Now, para maintindihan natin yung kasalanan sa banal na espiritu, dapat po natin maintindihan ano ba ang gawain or ano ba ang function ng Holy Spirit. Di ba po, sa Godhead, meron po tayong Ama, Anak, at Espiritu Santo. Now, ano ba ang function ng Espiritu Santo, mga kaibigan? Siya po ang third person ng Godhead. At tingnan po natin kung ano ba yung kanyang function or gawain or trabaho sa ating buhay. John 14:26, sabi dyan, natapwat ang mang-aaliw or yung Holy Spirit sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang, ano po? Magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. So, yung function ng Holy Spirit, siya po ay ang magtuturo or siya po yung ating teacher. Siya po yung magtuturo sa atin sa lahat ng mga bagay. Now, sa tingin niyo po ba, ano yung tinuturo ng Holy Spirit? Katotohanan or tradisyon? Katotohanan, mga kaibigan. Next, John 16:13, sabi po dyan, gayunmay, kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay ano po, yung another function niya, ano po? Papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. So ano yung ikalawang function ng Holy Spirit? Siya ay ang patnubay or mag-guide. No, ano ba yung ipapatnubay niya? Papatnubayin po tayo niya sa ano po? Sa buong katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Now, atin pong nalaman sa ating previous na pag-aaral na meron po tayong tatlong definition ng katotohanan. Ang katotohanan ay si Jesus, ang salita o yung Biblia, at ang kautusan. That's it. So, ibig sabihin, pinapatnubayan po tayo ng Holy Spirit kay Jesus patungo sa kanyang salita, patungo sa kanyang kautusan. Ayan. So, yun po yung tatlo na kautusan. Dito, John 16:7-8, makikita natin dito kung ano ba yung ikatlong function ng Holy Spirit. Gayunmay, sinasalita ko sa inyo ang katotohanan, nararapat sa inyo na ako'y yumaon sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mang-aaliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susubuin ko sa inyo at siya, pagparito niya ay kanyang, ano po? Susumbatan. Ang sanglibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol. Ibig sabihin, mga kaibigan, yung Holy Spirit po yung nagsusumbat o naghihikayat po sa atin. Sa ano bang paraan? Siya po ay nagsusumbat sa ating makasalanan. Hello, mic test. Okay. Susumbatan ang sanglibutan tungkol po sa kasalanan. No, ano ba yung kasalanan, mga kaibigan? Ano ba ang ibig sabihin ng kasalanan? Ito po ay ang pagsalangsang sa kautusan. So, ibig sabihin, ang Holy Spirit, siya po yung nagsusumbat sa atin sa mga pagsalangsang natin sa kautusan. So, nasubukan nyo na ba na meron kayong nagawa na kasalanan? Tapos parang merong may munting boses sa inyong isipan ang sasabi, hindi mabuti yung inyong ginawa. Dapat hindi mo yun gawin. Nakasubok na ba kayo niyan, na experience na meron kayong ginawa na hindi tama, tapos parang may nagkukonsensya sa'yo na parang hindi yung tama ah. Alam niyo, mga kaibigan, yung munting boses, yung mabuting konsensya ay yun po yung boses ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kasi yun po yung function ng Holy Spirit, sinusumbatan niya po tayo sa lahat na ating kasalanan na ginawa. Ibig sabihin, kapag nandyan ang Holy Spirit, siya po yung magsasabi sa atin na nagkasala tayo.
Paano na lang kung walang Holy Spirit? E di wala din po yung magsusumbat na meron tayong kasalanan. At kapag hindi natin alam na meron tayong kasalanan, of course, hindi tayo hihingi ng patawad. At yung lahat ng kasalanan na hindi hiningian ng patawad ay of course hindi mapapatawad. Siguro, sinusuway po natin ang Sabbath, pero sabi ng Holy Spirit na dapat mangilin sa Sabbath. Or siguro, sinusuway natin yung kautosan ng mga ngalunya at yung Holy Spirit po yung nagsusumbat sa atin na hindi yun tama, mga kaibigan. Now, let's go to number 4 na function ng Holy Spirit. Ito po ay ang mag-iisa sa atin. Mababasa po natin yan sa 1 Corinthians 12:13. Ang Holy Spirit, siya po yung mag-iisa sa atin sa isang katawan. Ano bang ibig sabihin ng isang katawan? Sa Biblia, isa itong iglesia. Very good. Now, paano ba tayo pagkakaisahin ng banal na Espiritu sa kanyang iglesia or sa isang katawan? 1 Corinthians 12:13, sapagkat sa isang Espiritu ay, ano po, binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. So, paano po ba tayo mapagkaisa ng Holy Spirit sa isang katawan? Ito po ay sa pamamagitan ng pagbautismo. So, yan po mga kaibigan, yung apat na function or yung apat na gawain ng banal na Espiritu. Siya ay magtuturo, siya ay magpapatnubay, siya ay manghikayat or siya ay nagsusumbat. Number 4, siya ay mag-iisa. Mga kaibigan, makinig po tayo. Basta pahintulutan lang po natin ang banal na Espiritu na magturo sa atin, magpatnubay sa atin, maghikayat at mag-iisa sa atin, wala po tayong dapat ikatakot sa kasalanan laban sa banal na Espiritu. Pero kapag tinuturo ka ng banal na Espiritu sa katotohanan, pero ayaw natin, sinisimulan po natin yung proseso na gawin ang kasalanan na hindi mapapatawad. Meron po tayong dalawang pwedeng gawin laban sa banal na Espiritu. Sabi po dyan, Ephesians 4:30, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa kanya kayo'y tinatakan hanggang sa karawan ng pagkatubos. So ano po yung ang pwede nating gawin sa banal na Espiritu? Pwede natin siyang pighatiin, mga kaibigan. At tingnan po natin kung sino po yung magtatatak sa atin sa karawan ng pagkatubos, sa pagkaligtas. Ang banal na Espiritu pala, mga kaibigan, yung magtatatak sa atin. So yun po yung pwede nating magawa sa banal na Espiritu kapag ayaw natin siyang sundin, atin po siyang mapipighati. No, ano nga ba yung tatak ng Diyos? Ha? Ano nga yung tatak ng Diyos? Sabbath or Sabado. Bakit ba? Kasi makikita natin dyan sa Sabbath yung tatlong elemento ng isang tatak. Pangalan ng Diyos, titulo at ang teritoryo. At mga kaibigan, review, saan po ilalagay ng Diyos ang kanyang tatak? Sa noo. Ibig sabihin, gagawa po dapat tayo ng desisyon na sundin at ipangilin ang Sabbath, mga kaibigan. At kapag inaayawan po natin yung tatak o yung Sabbath o yung mga katotohanan o yung mga kautosan ng Diyos, pinipighati po natin ang banal na Espiritu. At kapag atin niya gawin, tayo ay patungo sa proseso ng paggawa ng kasalanan na hindi mapapatawad. Ikalawang paraan na pwede natin gawin patungkol sa banal na Espiritu ay to resist or sinasalansang. Okay. Acts 7.51, meron pong sinabi dito si Stephen patungkol sa mga Jewish leaders. Sabi po niya, napaka-bold preacher po ni Stephen, sabi niya, kayong matitigas ang ulo. Meron pong matigas ang ulo dito. At dituli ang puso't mga tenga, kayo'y laging nagsisisalansang sa Espiritu Santo. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, ay gayon din naman ang ginagawa ninyo. So sabi ni Stephen na, palagi niyong sinasalangsang ang Espiritu Santo kasi yung sinusunod ng mga Jewish leaders ay yung kanilang mga forefathers or mga magulang. Kahit alam po nila yung katotohanan, pero gusto nilang sundin ang tradisyon, palagi po nilang nire-resist or sinasalangsang yung Espiritu Santo. Kahit alam na ang katotohanan, pero susuwayin pa rin ang utos, yan mga kaibigan, magsisimula ng magawa yung kasalanan na hindi napapatawad. Na mga kaibigan, bakit ba hinding-hindi mapapatawad ang kasalanan sa Espiritu Santo? Bakit ba hindi talaga pwede?
mga kaibigan, ganito kasi yun. You see, ang Holy Spirit siya po nagtuturo sa atin, siya po yung nagpapatnubay sa atin sa lahat ng katotohanan, siya po yung nagsusumbat sa ating mga kasalanan, siya din po yung nag-iisa sa atin sa isang katawan. Pero kapag sinasabi po natin sa ating sarili na, ah, ayoko, wag muna, ayokong magpapatnubay, ayokong sundin yung banal na Espiritu. Take note, mga kaibigan, na hindi po naminilit ang Diyos, hindi po nagpipuwersa ang Diyos kasi ino-honor po ng Diyos yung ating freedom of choice. Ang pamimilit or puwersa, mga kaibigan, ay yun po yung last option sa ibang relihiyon. Pero, kapag sasabihin po natin ng no sa Panginoon, sasabihin ng Diyos, okay, tatanggapin ko ang iyong desisyon, pero tatawagin ka pa rin ng Diyos, pero magiging mahina na po yung boses ng banal na Espiritu. At kapag sinabi mo pa rin na no, ayoko mag-desisyon para sa Diyos, pinapalayo po natin ang Diyos sa ating sarili hanggang hindi na po tayo maabot ng Diyos. Para po maintindihan po natin yung ganito na sitwasyon, meron po tayong illustration. Okay. For example, mga kabataan. For example, pagod ka na sa isang tao na palaging tumatawag sa iyo. Dahil pagod kaya, ayaw mo nang marinig yung mga ring ng cellphone mo, kahit silent, pwede siya mag-vibrate, ayaw mo na sagutin itong tao na tumatawag sa'yo, yung choice mo ay, ano po, pinatay mo yung cellphone. Now, makukontak ka pa ba? Hindi na. Pero ibig sabihin ba, yung tumatawag sa'yo ay ayaw nang tumawag sa'yo? Tatawag sana. Pero anong ginawa mo? Pinatay mo yung cellphone. Hindi ibig sabihin na hindi na niya gustong tumawag, kundi ikaw lang po yung pumili na hindi ka na ma-reach. The subscriber you're calling is currently not available or unreachable, mga kaibigan. Hanggang hindi mo na marinig ang pagtawag kasi pinatay mo nga. Ganon din sa banal na Espiritu, mga kaibigan. Kapag ating pinapalayo yung ating sarili sa banal na Espiritu hanggang hindi na natin marinig yung kanyang tinig, ganon din po yung ating ginagawa, yung kasalanan na hindi napapatawad. Another illustration, for example, andito po tayo sa isang silid. Tapos, ako po ay nag-pile ng hollow blocks. Kasi plano ko na gumawa ng isang pader para hindi na tayo magkakita. Tapos, sinabi mo sa akin na, kaibigan, huwag mong gawin yan. Pero nag-pile pa rin ako ng hollow blocks hanggang naabot ko na po yung kisame. At pagkaabot ko ng kisame, mga kaibigan, hindi ko na maririnig yung iyong boses at parang nakarelax ako. Parang gano'n na, okay, hindi ko na maririnig yung kanyang boses, kaya okay na. Yun po yung ginagawa natin sa banal na Espiritu kapag inaayawan po natin ito. Yan yung mangyayari kapag nakagawa ka sa kasalanan na hindi na papatawad, hindi ibig sabihin na huminto na ang Diyos sa pag-reach sa iyo, kundi ikaw lang po yung pumili na hindian po ang Diyos. Another illustration, kagaya po ng isang alarm or alarm clock. Kapag ikaw ay nagpa-alarm, for example, mag-ring na siya ng 5 a.m. Tapos mag-ring ng 5 a.m., nakagising ka, pero gustong-gusto mo pa matulog, kaya pinindot niyo po yung snooze button. Ano ba yung snooze button? Parang i-extend niyo po yung alarm. Sinasabi niyo doon, extend 3 minutes. So after 3 minutes, kayo ay ang alarm ay tutunog ulit. After 3 minutes, nakagumising ka, tapos gusto mo pa rin matulog, kaya nag-snooze button ka na naman hanggang sa naging sanay ka na mag-alarm, na kahit mag-alarm dyan, hindi ka na makakagising. Pwede din yung mangyari sa banal na Espiritu, mga kaibigan, na kahit tumatawag yung banal na Espiritu sa'yo, pero kasi sanay ka na baliwalain yung pagkatawag ng banal na Espiritu. Pero paano ba natin magagawa yung kasalanan na hindi napapatawad? Meron pong tatlong pamamaraan. If you're taking notes, mark this po. Kasalanan hindi mapapatawad. First is, yun po yung mga tao na nagtatakip ng kanilang mga kasalanan. Yun po yung mga grupo ng tao na makakagawa ng kasalanan na hindi napapatawad. Sabi po dyan ng Proverbs 28:13, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. So yun po, mga kaibigan, yung example po ng grupong na yan ay yun po yung mga tao na skeptics at atheists.
sila po yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Kahit meron silang kasalanan pero tinatakpan nila kasi hindi sila naniniwala sa Diyos, meron po silang malaking chance na magkaroon ng ano po, kasalanan na hindi napapatawad kasi hindi sila naniwala sa Diyos, so hindi sila maniwala sa banal na Espiritu na siya magsasabi sa ating kasalanan. At of course, kasi hindi sila naniniwala sa Diyos, hindi din sila hihingi ng patawad. At bawat kasalanan na hindi hiningian ng patawad ay hindi talaga mapapatawad. Next, letter B, yung mga nakakaalam na ng tama sa mali. Alam mo naman kung ano yung tama at saka ano yung mali, pero sasabihin mo na, wala akong pakialam. Mga kaibigan, yun din po yung paraan na atin pong magawa ang kasalanan na hindi napapatawad. Kahit alam mo kung ano yung tama, pero hindi mo pa rin ginagawa, ay tinatakpan nyo po ang iyong kasalanan at yan po ay magsisimula na yung proseso ng kasalanan na hindi napapatawad. Kasi ang kasalanan, mga kaibigan, dapat po talaga siyang ihayag sa Diyos. Hindi po na dapat natin itong takpan kasi kapag ating tatakpan, hindi po natin ito mahingian ng patawad at of course, hindi po ito mapapatawad. Number two, ang nagpapatagal-tagalan, yung mga procrastinators. Alam niyo po mga kaibigan, yung mga nagpapatagal-tagalan, meron po sila mga magandang intensyon. Sinasabi nila na balang araw na lang tatanggap ako sa Diyos. Pagka-retire ko na lang tatanggap ako sa Diyos. Basta tuwag muna ngayon. Balang araw na lang basta tapos na wala na akong pinapaaral. Meron po silang good intention. May plano po silang sundin ang Panginoon pero hindi muna ngayon. Balang araw na lang siguro next month, next week, or next year. Mga kaibigan, sinasabi nila na balang araw. Pero mga kaibigan dito, baka bukas, huli na po ang lahat. Kasi nga, di po natin alam kung ano po yung bukas natin. Hindi natin alam kung bukas buhay pa ba tayo. Baka ngayon na lang yung last opportunity natin na tanggapin ang Diyos para gumawa ng desisyon para sa Kanya. At delikado po mga kaibigan na magpatagal-tagal pa po tayo sa pagdesisyon sa Kanya. Kasi nga, hindi po natin alam kung kailan po mamamatay ang tao at hindi po natin mai-expect ang kamatayan, mga kaibigan. For example, sa England, meron po isang taxi driver doon na bigla na siyang lumabas sa kanyang taxi at bigla na lang po siyang kumuha ng baril at pinagbabaril niya po doon yung lahat ng tao na kanyang nakikita. At mga kaibigan, alam ba ng mga taong yun na sila ay mamamatay sa oras na yon? Hindi, di nila alam na mamamatay na sila at hindi po sila nagkaroon ng second chance para tanggapin ang Panginoon. Kaya hindi po tayo dapat na magpatagal-tagalan sa ating pagdesisyon kay Kristo. Halimbawa po sa Biblia ay si Agripa. Si Agripa, sabi po niya dito, at sinabi ni Agripa kay Pablo, kasi si Pablo siya po ay nangangaral kay Agripa, sa kakaunting paghikayat ay ibig mo akong maging Kristiyano. Sabi ni Agripa dito na kunting-kunti na lang sana ay mahikayat mo na ako. Yung kunting-kunti na lang, mga kaibigan, or munti ka nang naligtas, ay ligtas ba? Hindi. Either ligtas or hindi, mga kaibigan. Wala pong neutral ground, wala pong gitna. Magkakaroon ng milyon-milyong mga tao sa impyerno na munti ka nang maligtas. Gusto nyo bang munti kang maligtas? Ayaw, mga kaibigan. Talagang kung ligtas, ligtas. Talaga kasi kapag muntikan, hindi po yan ligtas. Another example, sa Mark 10:21, meron pong isang binata na pumunta kay Jesus. At sabi ni Jesus sa kanya, bata or rich young ruler, isang bagay na lang sana ang kulang sa iyo. Isang bagay na lang. At kapag ma-overcome niya yun, maliligtas na po siya. Pero hindi niya na-overcome yung isang bagay na yun. Kaya sabi ko dyan, magkakaroon ng milyon-milyong mga tao sa impyerno na munti ka ng maligtas. Alam na sana yung katotohanan, pero hindi pa rin natanggap as a whole, munti ka ng mga kaibigan na maligtas ay hindi talaga ligtas, mga kaibigan. Another example ay dito po sa Acts 24:25. At samantalang siya ay nagsalaysay tungkol sa katwiran, so si Pablo po, siya po ay nangangaral dito, patungkol kay Felix po, mga kaibigan, at sa sariling pagpipigil, so siya po ay parang nag-seminar, nag-Bible study kay Felix.
tungkol sa katwiran, sa sariling pagpipigil or temperance, sa paghukom na darating judgment, ay ano po, nangilabot si Felix at sumagot, ngayon humayo ka at pagkakaroon ko ng kaukulang panahon ay ipatatawag kita. So sabi po ni Felix dito na, ako ay nangilabot sa inyong mga pinagsasabi. So parang kumilos po talaga yung banal na espiritu sa puso ni Felix. Pero ano ba yung ginawa niya? Ano po? Humayo ka, lumayo ka, at pagkakaroon ko ng kaukulang panahon ay ipatatawag kita. Sabi ni Felix dito na ako ay nakikilabutan sa iyong sinabi, pero wag muna ngayon, mag-aantay muna ako ng perfect time para magdesisyon sa Diyos. Mga kaibigan, gumawa ba siya ng desisyon na tanggapin si Kristo? Hindi, mga kaibigan. At sabi niya na gagawa na lang ako ng desisyon kapag okay na yung sitwasyon ko, kapag okay na ang lahat, kapag perfect na ang time, or kapag komportable na ang lahat. Mga kaibigan, ito po yung aking sasabihin. Kailanman ay hindi magkakaroon ng kaukulang panahon ang pagsunod sa Diyos. Marami na pong akong naging nagkaroon ng crusade. At minsan po talaga, merong mga tao nagsasabi, naintindihan ko po yung katotohanan, pero parang hindi po ako handa. Para pong gusto ko pong naayusin muna ang lahat bago ako magdesisyon kay Kristo. Pero mga kaibigan, sabi po dito na wala pong kaukulang panahon sa pagsunod sa Diyos. Bakit ba? Kasi kapag maghintay pa tayo ng perfect time, dapat wala nang problema, perfect time na po yung lahat, wala nang mag-upo sa iyo. Mahirapan po tayo kasi nga, gagawin din ng Diablo yung lahat ng kanyang makakaya para hadlangan po yung ating desisyon. Kapag maghintay pa po tayo ng perfect time, hindi po talaga yan darating kasi mas magiging mahirap po kapag magpatagal-tagalan pa tayo. At marami pong hindi makakapunta sa langit kasi naghintay sila ng kaukulang panahon na hindi naman dumating. Yan po, nagpapatagal-tagalan. Kaya sabi ng Psalms 95:7-8, ngayon, kung inyong didinggin ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. So sabi po rito na ngayon, kung ating pong naramdaman yung pagkilos ng banal na espiritu sa ating puso ngayon, sabi po ng Biblia, huwag ninyong patigasin ang inyong puso. Kapag narinig po natin yung banal na espiritu ngayon, huwag patagalin. Kasi kapag sinabi po natin no, huwag muna, unti-unti po yung magiging mahina po yung banal na espiritu, yung boses po ng banal na espiritu. At kapag mahina na yung boses ng banal na espiritu, hindi na po natin maririnig, magiging matigas na po yung ating puso. At kahit ano mang gawin ng Diyos, hindi na po tayo maaakay ng kanyang pagmamahal. Hindi na po tayo maabot ng Diyos, mga kaibigan. Kaya, sabi dyan, huwag din yung papagmatigasin ang iyong puso. Kapag narinig po natin ngayon, huwag po natin patagalin, mga kaibigan. Ang nagpatagal-tagalan ay yun po yung isang paraan kung saan milyon-milyon po yung nakakagawa ng kasalanan na hindi napapatawad. To continue, number 3 po, mga kaibigan, yung pwedeng makagawa ng kasalanan na hindi napapatawad ay yun po yung mga kasapi ng iglesia or church members. Pwede pala yun na tayong mga church members ay magkasala ng kasalanan na hindi napapatawad. Ganito po kasi yun. Paano ba yan magagawa, mga kaibigan? Now, kapag tayo ay nabautismuhan at nakalimutan natin na dapat pala lalago yung ating pananampalataya, dun po tayo magsisimula na makagawa ng kasalanan na hindi mapapatawad. Paano po ba yan? Kasi sabi ng John 16:13, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. So, yung function po ng Holy Spirit ay pinapatnubayan niya po tayo sa lahat ng katotohanan. Yun po yung ginagawa ng Diyos. Patnubayan po tayo ng Diyos step by step sa katotohanan. Ayaw ng Panginoon na ituro po sa atin yung lahat ng katotohanan sa isang dump truck na ibuhos po lahat. Kasi, step by step po kung magtuturo ang banal na Espiritu. Pero, kapag ayaw po natin lumago sa ating pananampalataya, magkakasala po tayo yun ng, ano po? Kasalanan na hindi napapatawad. Kapag hindi po natin, kapag makakalimutan po natin na dapat lalago yung ating pananampalataya. Kasi, for example, ang isang halaman na hindi lumalago, hindi tumutubo, ano po yun? Patay or buhay?
ang isang halaman na hindi lumalago ay? Ganun din po sa ating experience as mga Christians, mga kaibigan. Kapag hindi po lalago ang ating pananampalataya, later on, ito ay mamamatay. Kaya nga, bilang Kristiyano, hindi lang porket, nabautismohan na ako, Seventh-day Adventist na ako, ligtas na ako. Hindi po mga kaibigan, kasi dapat po na tayo na lumago sa ating pananampalataya, mga kaibigan. John 12:35, sinabi nga sa kanila ni Jesus, kaunting panahon na lamang, sa sagitna ninyo ang ilaw. Kayo'y magsilakad samantalang nasa inyo ang ilaw. So maglakad po tayo mga kaibigan, huwag po tayong huminto, magpatuloy po tayo upang huwag kayong abuti ng kadiliman at ang lumalakad sa kadiliman ay hindi nalalaman kung saan siya tutungo. Ibig sabihin, kapag tayo ay andito na sa isang paniniwala, Seventh-day Adventist Church, dapat po ay magpatuloy po tayo sa paglakad. Hindi po pwede na, okay, tapos na, membro na ako, okay na yon. Hindi po mga kaibigan, dapat lalago po tayo sa ating pananampalataya. Dapat po tayo magpatuloy at dapat hindi na huminto. John 16:13, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. So dapat ay lalago po tayo sa ating pananampalataya. Pero mga kaibigan, hindi po tayo kinukundina ng Diyos sa katotohanan na hindi natin nalalaman. Acts 17:30, sabi po dyan, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat, ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisisi silang lahat sa lahat ng dako. No, mga kaibigan, kapag hindi po natin alam ang katotohanan, papalagpasin lang po yun ng Diyos. Pero kapag alam po natin ang katotohanan, gusto po ng Diyos na tayo ay magsisi. So yung malaking tanong dito mga kaibigan, ano ang ginagawa ko sa katotohanan na ipinakita ng Diyos sa akin? Di ba po, 1 month na po tayo na nag-aaral dito. Marami po tayong pinag-aralan patungkol sa katotohanan sa Biblia, sa Mark of the Beast, ano ba yung mga pinag-aralan natin? Yung tanong dyan, ano yung ginagawa natin sa katotohanan na ipinakita ng Diyos sa atin? Mga kaibigan, alam niyo po ba ang pinakamalaking pabor na binigay ng Diyos sa atin ay ang ipaalam sa atin yung katotohanan at saka yung kaligtasan. Pero ang pinakamalaking insulto naman na maibibigay natin sa Diyos kapag hindian po natin yung katotohanan at kaligtasan. Na merong dalawang paraan paano po dito magawa yung kasalanan na hindi mapapatawad sa makasapi ng iglesia. Letter A, kung ano ang ginagawa ng inyong mga magulang or Acts 7:51. Merong iba nagsasabi na, ito na yung nilakhan ko na paniniwala or katotohanan, ito na yung aking dito na ako mamamatay. Mga kaibigan, remember na ang kaligtasan ay individual. Ang ating mga magulang ay maliligtas sa sarili nilang pagsunod kay Jesus. At ang katotohanan na nalaman mo ngayon sa ating seminar, ay alam ba ito ng mga magulang mo? Hindi mga kaibigan. Dito, nalaman natin sa seminar na ang Sabado ang tunay na Sabat ayon sa Biblia. Napag-aralan din natin na ang Sabat ay siya po yung isang paalala sa paglikha. Nalaman din po natin na ang Sabat ay siya po yung tatak ng Diyos, which is ang Sabado mga kaibigan. At sure ako mga kaibigan na hindi po ito alam ng ating mga magulang. At another, natutunan din po natin na patungkol po sa hayop at saka sa tanda ng hayop mga kaibigan. At hindi po ito alam ng iyong mga magulang. At yung ating mga magulang, sila lang po ay susunod sa liwanag na alam nila. At ipinakita po ng Diyos yung maraming liwanag dito po sa ating seminar at gusto po ng Diyos na sundin po natin yung liwanag na binigay niya sa atin. Kasi tayo ay maliligtas sa liwanag na ating sinusunod mga kaibigan at ito po ay individual. Next, ayun po letter A, kung ano ang ginagawa ng iyong mga magulang. Next, Daniel 12:4, hanggang sa panahon ng kawakasan, ang kaalaman ay lalago. Ibig sabihin, fulfillment po ng prophecy kapag lumalago po yung inyong kaalaman patungkol po sa katotohanan. Now, magtatanong po ako, lumago ba yung inyong mga nalaman sa katotohanan? Yes, mga kaibigan. Kapag nalaman mo na ang iyong iglesia ay hindi sinusunod yung kautusan ng Diyos, meron pong mensahe ang Diyos
diyan sa Revelation 18:4 kasi lumago po yung ang inyong knowledge patungkol sa katotohanan at nalaman niyo po na hindi ang inyong iglesia ay hindi po sinusunod yung kautusan ng Diyos, meron pong mensahe ang Diyos dito sa Revelation 18:4. Sabi po diyan, magsilabas kayo sa kanya bayan ko. Yun po yung mensahe ng Diyos. Next, Acts 7:53, ikalawang paraan, paano po ang miyembro ng iglesia makakagawa ng kasalanan na hindi mapapatawad? Letter B, that is, hindi susunod sa kautusan ng Diyos. Na marami pong iglesia ngayon na hindi sinusunod ang kautusan ng Diyos, especially na po ang pang-apat, which is ang Sabbath, mga kaibigan, which is the fourth commandment. Sabi po dyan, alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ipangilin. Ang ikapitong araw ay Sabbath sa Panginoon mong Diyos. No, marami pong tao na alam na yan ang katotohanan. Pero, kagaya ng isang sitwasyon, nung isang gin-share na testimony ng isang pastor, meron po yung isang binata na sinabihan po ng pastor patungkol po sa Sabbath. At sinabi ng binata na, okay, alam ko na Sabado ang araw ng Sabbath, pero wala akong pakialam. Basta ayaw ko mangilid sa Sabado. Pero sinabi naman ulit ng pastor, binata, alam mo ba na magsasabat pa rin tayo sa langit? Tapos sabi ng binata, basta ayaw kong mangilin sa Sabat. Pupunta ako sa langit, pero hindi pa rin ako magsasabat doon. Talang ayaw niya, mga kaibigan. Ano ba yan, mga kaibigan? Kapag hindi natin sinusunod ang Diyos, ano ba yung tawag sa salita na yan? Yan po ay tinatawag na rebellion. At sino po yung pasimuno ng rebellion? Ang Diablo, si Satanas, mga kaibigan. Kasi si Satanas gusto niyang lumagi sa langit pero ayaw niyang sumunod sa Diyos. Yung attitude na yan, mga kaibigan, meron pong sinasabi dyan sa Biblia sa attitude na yan. Kahit alam na yung tama, pero ayaw pa din sundin ang tama or yung katotohanan, sabi po sa Hebrews 10:26-29. Sapagkat kung ating, ano po yung word dyan? Sinasadya. Kapag sinasadya, alam ba kung anong dapat gawin? Alam ba? Yes. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakakilala ng katotohanan, posible ba yung mangyari sa atin? Yes, posible. Ay ano po? Wala nang hain na natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Dito po, kahit alam na yung katotohanan, pero talagang sinasadya na gawin, kahit alam na yung katotohanan, ano pong sabi ng Diyos? Wala na pong sakripisyo para sa kasalanan na yan. Ibig sabihin, kasi wala na sakripisyo, kasi palagi na lang ginagawa at sinasadya, yun po yung kasalanan din na hindi na papatawad. Hindi na napapatawad, at ano na pong hinihintay niyan? Hebrews 10:26-29, kundi isang kakilakilabot na paghintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ang maghintay, mga kaibigan, sa isang tao na alam yung katotohanan pero sinasadya talaga na nasuwagin yung katotohanan o yung kautusan, siya po ay mag-aantay na lang ng imperno kasi ayaw niyang i-give up yung kanyang kasalanan. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises at sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi o yung salita ng Diyos ay mamamatay na walang awa. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala nyo ang ihahatol na naukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaling di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya? Merong mga tao, mga kaibigan, na kahit alam yung katotohanan, pero parang iniinsulto si Jesus sa kanyang sakripisyo at inaalipusta yung espiritu ng biyaya. Kapag sinasadya po natin na magkasala, kahit alam na po natin yung katotohanan, iniinsulto po natin si Jesus. At tayo po ay magkakasala sa banal na espiritu. Sabi po dyan, ang banal na espiritu ay hindi mananatili sa buhay ng isang tao na sinasadya ang paggawa ng kasalanan. Kasi alam na yung katotohanan at hindi po mananatili ang banal na espiritu. At kapag hindi mananatili ang banal na espiritu, wala pong magsusumbat sa atin ng kasalanan. So hindi na natin malalaman na meron pala tayong kasalanan. So hindi na po natin mahinga ng patawad. At kapag hindi hininga ng patawad ang lahat ng kasalanan,
hindi ito mapapatawad at pagdating ng Panginoon kapag merong kasalanan, talagang mamamatay mga kaibigan pati din sa impyerno. So ano ba talaga ang kasalanan ng walang kapatawaran? Ibig sabihin, ito po ay kahit anong kasalanan na patuloy nating ginagawa, kahit alam na natin yung katotohanan, hanggang hindi na po natin mapansin ang pagsumbat ng banal na espiritu at hindi na po natin malalaman ang kasalanan at hindi na po natin mahingian ng patawad. Yun po yung kasalanan laban sa banal na espiritu. Pero I believe po mga kaibigan na wala pang nagkasala nito. Bakit? Kasi andito po tayo sa seminar, ibig sabihin kumikilos po yung banal na espiritu sa inyo na okay, punta ka doon sa seminar para malaman mo yung katotohanan. Pero yung malaking tanong dyan, ano ang ginagawa ko sa katotohanan na ipinapakita ng Diyos sa akin? Akin ba itong tinatanggap or nire-reject? Maraming mga tao nagsasabi na napakahirap sundin ang katotohanan. Maraming tumututol. Mga kaibigan, hindi talaga madali sundin si Jesus. Matthew 10:34-38, actually, hinulaan na yan ni Jesus, mga kaibigan. Sabi dyan, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Bakit ba tabak? Kasi, sabi po dyan, sapagkat ako'y naparito, so balikan ko muna yung verse na yun, hindi po siya naparito para magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Kasi nga po mga kaibigan, ang katotohanan ay talagang sumusugat at nakakasakit. Pero sabi dito, sapagkat ako'y naparito upang papagalitin ang lalaki laban sa kanyang ama. Siguro meron sa inyo dito na gusto mag-desisyon kay Kristo, pero meron mga nag-oposisyon na mga kapamilya, at ang anak na babae laban sa kanyang ina, at ang manugang na babae laban sa kanyang biyanang babae, at ang magiging kaaway ng tao ay kanyang sariling kasangbahay. Hinulaan na po yan ni Jesus Christ, mga kaibigan. Now, nag-proceed po ako doon sa Tikaw Island. Meron po talagang isang dalaga na gustong-gusto niya sundin si Jesus, pero yung kanyang mga magulang ay hindi talaga, tumututol talaga sa kanyang desisyon. Kaya nga, pinabasa ko po ito sa kanya na ganun. Hinulaan na yan ni Jesus na meron talagang tututol kasi hindi madali na sundin si Jesus. Marami po kayong magiging kaaway. At sabi dyan, yung magiging kaaway ng tao ay yung kanyang sariling kasangbahay. Dama mo ba ito? Ang iyong pamilya, pwede po siyang mag-upos sa inyo. Ang iyong mga kaibigan, pwede po silang mag-upos sa inyo. Pero mga kaibigan, it's all worth it to follow Jesus Christ. Dito, bakit ba mahirap talaga sundin mga kaibigan? Kasi kapag ikaw ay tinatawag sa isang desisyon ng Panginoon, para siyang mahirap kasi ang Diablo ay hinihila ka din. Nandito ka, tapos ang Diyos, inaakay ka pa, tapos yung Diablo, hinihila ka pa palayo. At mga kaibigan, yung iba, gusto nilang mag-desisyon na, huwag muna ngayon kasi napakagulo pa ng pamilya ko. Mga kaibigan, kapag antayin pa po natin na wala ng problema, hindi nang magulo, ibig sabihin, hindi na po kumikilos ang Diyos. Habang meron pa pong parang conflict, ibig sabihin, ginagawa pa po ng Diyos yung kanyang makakaya para pumaakay po tayo sa kanya, mga kaibigan. At kapag maramdaman po natin yung pagkilos ng banal na espiritu sa ating buhay, kahit meron ng mga conflicts sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, yun po yung pinakamadali na panahon sa pagdesisyon, mga kaibigan. Kahit merong conflict sa buhay natin. Merong conflict po sa buhay natin, pero meron pong dalawang paraan para po magkaroon ng kapayapaan. First is, sumuko kay Jesus. Para po tayo magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng conflict po sa ating buhay, yung first way is sumuko kay Jesus or mag-surrender kay Jesus. Kasi, yan po yung magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Kahit man na maraming pagsubok sa buhay, meron kang mga friends na fina-forsake ka, yung pamilya na ayaw na sa'yo, kahit meron kang problema sa pamilya, pero sa loob mo, may kapayapaan ka kasi alam mo na sinusunod mo si Jesus. Pero merong ikalawang paraan para ka magkaroon ng kapayapaan, and that is, gawin ang kasalanan na hindi mapapatawan.
Napakapayapa nito mga kaibigan kasi walang magsusumbat sa iyo ng kasalanan. Pwede kang gumawa ng mali at hindi mo mararamdaman ang guilt kasi nga wala na dyan ang banal na espiritu. Hindi dahil ayaw na ng Diyos na iligtas ka kasi tayo yung nagdesisyon na ayaw na natin. Kaya yung desisyon din ng Panginoon, okay, tatanggapin ko yung inyong pagpipili. Sabi ng Hosea 4:17, ang Ephraim ay nalakip sa mga Diyos-Diyosan at sabi ng Diyos, pabayaan siya. At yun yung pinaka-peaceful. Wala nang banal na espiritu na magsusumbat sa atin. Pero yung kapayapaan na yan ay isang deadly peace kasi yung nag-aantay sa ganyan na sitwasyon ay impyerno, mga kaibigan. Pinabayaan na ng Diyos sa kanyang makasalanan. Luke 13:24, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot. Sapagkat makipot, ibig sabihin, mahirap ba? Yes, mahirap. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari, mga kaibigan. Dito, huwag po natin labanan ang pagkilos ng banal na espiritu sa ating puso. Now, ano ba yung ginagawa natin ngayon sa banal na espiritu? Si Jacob, mga kaibigan, nakipaglaban po siya sa Diyos. At nagkaroon lang po siya ng peace sa kanyang puso by the time na siya po ay huminto na kalabanin ang Diyos. Sana din po tayo, mga kaibigan, huwag po natin kalabanin ang pagkilos ng banal na espiritu sa ating puso. Huwag po natin kalabanin ang Diyos, mga kaibigan. Dapat po na tayo ay ngayon, kung ngayon po natin naramdaman yung pagkilos ng banal na espiritu sa ating buhay, dapat ngayon din po tayo magdesisyon. Hintuan po natin na kalabanin ang Diyos. At ngayon, mga kaibigan, kasi ito na po yung last night ng ating seminar, marami po tayong katotohanan na pinag-aralan. At alam ko po na yung banal na espiritu po ay talagang kumikilos po sa ating puso kasi may kapangyarihan po ang salita ng Diyos. Kaya ngayong gabi, magkakaroon po tayo ng another chance, another golden opportunity para po magdesisyon para sa Diyos. Ngayong gabi, meron po kaming ipapasa ng mga cards. Yan po ay my decision for Christ. Mga volunteers, paki-distribute po ng mga cards. Yan. So, pakibilisan po ng pag-distribute. Ito po yung golden opportunity natin last night para sa ating crusade para po mag-desisyon para sa kay Kristo. First question or first choice or pagpipili. Hindi ko gagawin ang kasalanang hindi mapapatawad. Kung yan ay yung nais, pakicheck ang first box. Sinusuko ko sa banal na espiritu at inihahandog kay Jesus ang 100% ng aking buhay higit sa aking pamilya, kaibigan, iglesia o kahit ano pa man. Pakicheck ang second box. Third box, pinapasalamatan ko ang Diyos sa kanyang banal na espiritu na nagpapatnubay sa akin at ngayon ay ninanais kong mapabilang sa totoong iglesia ng Diyos. Kung yan po yung nais, pakicheck ang third box. At sa fourth box, mga kaibigan, upang ipakita ang aking pag-ibig kay Jesus, nais kong magpa-bautismo or magpa-bautismo muli. Mga kaibigan, kung yan po yung nais, pakicheck po ang fourth box. Habang po kayo ay nagsasagot na inyong card, tayo po ay kakanta ng All to Jesus I Surrender. Lahat po dapat bigyan ng cards. All to Jesus I Surrender. All to Jesus I surrender.
ating card, pakibigay po sa ating mga volunteers. Siya kayong ating mga volunteers, ibibigay po dito sa harapan. Katahin po natin yung second stanza. To Jesus I surrender. Po ba lahat ng cards? Yeah. Isa lang po ito. Okay, so habang po nag-antay po tayo ng next ng mga cards, kantahin po natin ulit yung next stanza. Lahat po ay tumayo, kantahin po natin yung All to Jesus I Surrender.